ating alamin at suriin kung bakit nga ba ang China ay nagdemand sa United States patungkol sa nuclear weapons. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Sadyang matindi na talaga ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Dahil walang habas nilang pambubomba at pangaharang ng ating pwersa sa karagatang ito. Sunod-sunod din nating napapanood ang mga video na animoy ibon tayong binubulabog sa sarili nating pugad. Sa kagustuhan ng China na mas palawakin pa ang teritoryo nila, ay ito naman ay siyang naging dahilan upang magsama-sama mga bansa upang kalabanin sila. Sapagkat, wala na talaga sa lugar ang pang-aabuso na ginagawa ng mga Chino. Alam mo ba na ang United States of America ay gumagawa na ng mga hakbang upang tuluyan ng hadlangan ang maling gawain ng mga Chino sa ating rehiyon? Lahat na lang ata ng bansa na nakapalibot sa China ay nais itong kalabanin. Gaya na lamang ng pag-angkin ng buong teritoryo ng Taiwan, pag-angkin sa isla ng Japan, pag-angkin sa bahura ng Pilipinas, at ngayon naman, alam mo ba na may malakas talaga ang looban China? Sapagkat, maging ang isang powered country sa silang bahagi ng kanilang bansa ay kanila na rin kinakanti. At ito nga ay ang India. Ngunit ibahin natin ang bansang ito. Sapagkat kilala ito ng mga bansang handang makipagpatayan, wag lang maangkin ng China ang teritoryo na inaagaw nila. At gayon nga din ay kumikilos na din ang United States na pigilan ang maling provokasyon ng mga Chino. Gumagawa ng bagong kahilingan ng China tungkol sa mga sandatang nukleyar ng United States. Hinihimok ng China ang United States na magsagawa ng mas seryosong hakbang patungo sa pagbabawas ng kanilang arsenalang nukleyar at iwaksi ang kanilang Cold War mentality. Matapos ireserba ng Washington ang kanilang nuclear strategy na nakatuon sa bansang silangang Asia. Matibay na tinutulan ng China ang pagpapalawak ng arsenang nuclear ng United States at ang pag-iwas sa mga responsibilidad para sa disarmament ng nuclear sa ilalim ng Peking Banta ng China, sinabi ng tagapagsalita sa press conference ng Chinese Defense Ministry noong Webes. Dalawang senior ng opisyal ng administrasyong Biden ang kamakailan lamang ay tumukoy sa pinabagong dokumento na pinamagatang Nuclear Employment Guidance. Ang gabay na ito ay in-update tuwing apat na taon at huling binago noong Marso sa pahintulot ni Pangulong Joe Biden ayon sa ulat ng The New York Times noong nakaraang linggo. Sinabi ni Vipen Narang, isang nuclear strategist mula sa MII, na nagsabi na sa Pentagon hanggang sa buwang ito na binago ni Biden ang dokumento upang isaalang-ala ang maraming kaaway na may sandatahang nuklear na may partikular na focus na malaking pagtaas sa laki at pagkakaiba-iba ng stockpile ng mga sandatang nuklear ng China. Binanggit din ni Senior Director para sa Arms Control at Non-Proliferation ng National Security Council ang bagong plano na iginiit ng United States ay dapat na mapigilan ang China, Russia at North Korea ng sabay-sabay. Nagbabala si Buddy dati sa tatlong bansang ito ay pinapalaki at pinapa-diverse ang kanilang arsenal ng nuclear na napakabilis na panahon. Binibigyan din ni Wu noong Webes na ang China ay nagpapanatili ng kanilang pwersang nuklear sa pinakamababang antas na kinakailangan para sa pambansang seguridad at tinukoy na ang China ay nagpapanatili ng doktrinang no first use para sa mga sandatahang nuklear. Habang ang United States ay nagmamay-ari ng pinakamalaking stockpile ng nuklear sa buong mundo at nagpapahintulot ng first strike. Nanawagan ng China sa iba pang tinatawag na P5 nuclear state ang United States, Russia, France, United Kingdom at India na simulan ang negosasyon para sa isang treaty na hindi una ang pag-atake. Ang India ang tanging bansa bukod sa China na nagpatupad ng no first use
nagpatuloy ng tagapagsalita ng pagsaway ng United States para sa double standard sa nuclear proliferation. Hinihimok ang United States na iwanan ng Cold War mentality. Higit pang bawasan ang kanilang arsenang nuklear sa isang makabuluhang paraan. Itigil ang paglaganap ng material at teknolohikal na nuklear at iwasan ang pagpapalaya ng nuclear deterrence o pagpapalawak ng nuclear alliance at gumawa ng konkretong hakbang upang itaguyod ang pandaigdigan strategic stability. Sa 2-on-2 na pag-uusap tungkol sa extended deterrence sa Tokyo noong nakaraang buwan, muling ipinahayag ni na Secretary of State Antony Blinken at Defense Secretary Lloyd Austin sa kanilang mga Japanese counterpart ng nuclear commitment ng Washington na kanyang kaalyado. Ang extended deterrence ay tumutukoy sa pangako ng United States na pigilan o tugunan ang mga potensyal na banta, parehong nuklear at konbensyonal, sa depensa ng mga pangunahing kasosyo. Ang nuclear umbrella na ito ay sumasaklaw sa Japan, South Korea, Australia at ang mga kasosyo sa NATO. Ang Newsweek na inagpadala ng request sa United States Department of Defense, ngunit hindi agad ito tumugon sa nakasulat sa huling komento nito. Bagamat mas maliit kumpara sa arsenal ng nuklear ng Russia at United States, mabilis na pinakilala ng Russia ang kanilang arsenal nuklear at pinapabago ang kanilang kakayahan ayon sa layunin ni Pangulong Xi Jinping na makipagsabayan sa United States bilang isang military power. Bagamat mas kaunti kaysa sa mga kapantay nitong United States at Russia, pinaniniwalaan ng Pentagon na ang China ay may tinatayang 500 warheads mula sa mababang 200 noong 2020. Ayon sa Independent International Peace Request Institute, ang bansa ay nasa landas ng pag-abot ng 1,000 warheads pagsapit ng 2030 at maaaring mayroon. Sa unang pagkakataon sa panahon ng kapayapaan ay maliit na bilang ng warheads sa kalagayan sa mga missiles. Ang United States ay nagmamay-ari ng tinatayang 5,044 na mga warheads habang ang 1,336 na retire at kalaunan ay nadismarte. Samantalang ang Russia naman ay may pinakamalaking bilang ng warheads na tinatayang nasa 5,580, kabilang ang 1,200 na nakatakdang i-retire. Ang United States ay may iba pang mga P5 states ay mga lagda ng Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons na nangangailangan sa kanila na isulong ang nuclear disarmament sa mabuting pananampalataya na may layunin na tuluyang paalisin ang mga sandata. At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol sa demand ng China sa United States patungkol sa nuclear weapons. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.